Simula pa kahapon ay nakararanas na ng walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region na dala ng bagyong Vicky. Sa ngayon, nasa ilalim man ng signal number 1 ang rehiyon. Kung hindi magbabago ang direksyon, inaasahang magla-landfall mamayang gabi sa Davao Oriental at Surigao del Sur ang bagyo. Ayon kay Engineer Sherwin Masangkay, ang officer in charge ng Bisling City Disaster Risk Reduction and Management Council, dalawang barangay sa lungsod ang lubhang binaha. Ito ang barangay Tabon at Mangagoy, kung saan may ilang bahagi na nalagpas tao na ang baha dahil sa pag-apaw ng ilog. Nami sa karon sa field pa, kay daghanay ang family na ipang rescue karon. Kay ang upan namo na communication down, palubat na pud mi. Wala pa'y siga dere. Mura og tibok bisling ni. Baha na rin ang sentro at ilang barangay sa Butuan City at bayan ng Hinatuan sa Surigao del Sur na isang coastal area. Sa San Francisco, Agusan del Sur, nagmistulang ilog naman ang kalsada dahil sa baha. Ayon kay IZ Paglinawan, tagapagsalita ng Office of Civil Defense Caraga, wala pang naiuulat na nasawi o nasugatan dahil sa bagyo at wala pa rin nakarating sa kanila na report kung may naitalang pagguho ng lupa o landslide. Ngunit pinapayuhan na nilang magpatupad ng forced evacuation ang mga lokal na pamahalaan sa mga residenteng nakatira sa tabi ng ilog at dagat. Ongoing ang among coordination with the local DRRMC regarding the effects of Tropical Cyclone Vicky. So, pahimang no sa Office of Civil Defense na padayon ta nga mag-monitor sa Tropical Depression Vicky. If need na nga mag-evacuate, so kita mismo dapat responsable. Atong pamilya, ang safety sa atong pamilya, ang ato ang permit i-prioritize. Tiniyak naman ng OCD na sapat ang evacuation center sa Caraga Region kahit karamihan sa mga ito ay ginagamit bilang quarantine facility ng mga positibo sa COVID-19. Nakahanda na rin ang mga family food packs ng DSWD na ipamimigay sa maapektuhan ng bagyo pampuno sa ayudang inilaan ng LGU. Raymond Octubre, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.